issue bike pa rin po. Ayan niya, ayaw na mag-on. Baka itong susian niya may problema, ayaw na mag-charge. Si-charge naman eh. Ngayon, hindi. Super poor ulit, putik. issue yung carb daw. Pagka medyo matagal na hindi ginamit, may hindi sumisinding, o hindi pumuputok na tambucho. Tapos isa pa, itong radiator, nagpalit kasi siya ng radiator. Ito nga pala. Pagka bago yung radiator, kasi na-discover ko ito yung sa tropa eh. Wala palang ground ito. Walang connection ng grounding ito tsaka yun. Kaya ginagawa ko ito kasi meron eh. Ano naman to eh, konektado naman to dito ko na lang nilalagay. Bale itong wire na to nilalagay ko na lang dito, tapos yun ay magsusupply dito para magkaroon siya ng grounding. Medyo nakalabas nga lang to. Okay, dito para mas malapit, tapos nakatawid yung wire dyan. Kaya yun lang naman yung naging issue nitong radiator, pero maganda yung radiator eh. Kasi bago eh, syempre. tapos next natin tong carb. Silipin natin kung ano nangyari. Kasi pagka hindi ginamit na medyo matagal, yun, paibay-ibay ng namamatay na cylinder eh. Wala naman akong makita ang problema sa manifolds. Bale, bunutin na lang natin hanip. Ito pa pala, putik. Yun. Namamasa eh. Nagbabawas yung coolant niya eh. Ito, nag-green eh. Ito, basa eh. Hanip. Yan. Bale, inayos na natin to. Hindi ko na nalagyan ng grounding to. Kasi ano pala, naka dual contact naman. Naka-switch naman siya na 2 wires. So, yung negative niyan, yung isa. Tapos yung isa, papuntang fan. Yung para sa negative terminal ng fan. Tapos binalik natin sa original yung setup sa ibabaw. Ito, mga adaptation na nila yan eh. Hindi ko na masyadong ginalaw kasi medyo malaking trabaho na yan eh. Kailangan baguhin na yung mga linya dyan. So ngayon na okay na tayo dito sa fan. So, magana naman na yung, may bypass pa rin yan. Meron pa rin switch dito sa ibabaw. Tama na may ikot ano. Next natin tong carb, hanip. So ito, wala namang dumi yung carb. Napansin ko lang, hindi ko pa pala nalagyan ng ganito dati. Yan yung magic. Yung magic natin natanso. Para hindi masyadong maraming, hindi masyadong malaki yung tinatravel nitong floater, malilesen din yung chance na umipit yung float valve. Yun. Tapos ito pa pala, ito yung magic, nakakaiba to no. Baka maraming mainis dito sa ginawa kong ganito. Ginagawa tong ganito pagka masyado nang dumudulo. Dumudulo na siya. Baka mahugot lang kasi, baka malaglag eh. Baka tinotono nyo, hindi maitono, kulang pa rin sa gas. So dumudulo na no. Ito yung yung pinaka adaptation ko sa ganun. Binabawasan ko yung dulo. Kaya mamaya papakita ko rin naman kung ano yung magiging response niya pagka kinabit ko na yung card.
palitan lang natin ito ng mga float valve. Mukhang negative na. Hanip. Ayan na, putik. Ay, yun yung ano, ginawa ko dito 2 turns lang. Baka kasi makatulong yung ganun eh. Yung ganung setup ng fuels ko. Yun yun. Ah, okay na eh. Hindi ko na nga tinuno eh. Tulong lang ngayon. Huwag niyo masamain yun ha. Yung ganun ha. Wala, yan yung umubra dito sa setup ng carb niya. Hanip. Ayos ba yun? Ayos yun. May ritual ka pala. Si B1, hanip. Ano ba issue nito? Charging ba? Hindi naman. Oh, charging. Charging tsaka tuning. May start ba pag ano? Pag pinatay? Start na. Subukan nga natin start. Subukan natin start. Ayaw mo. Ayun. Bagsak pag nire-rep. Bagsak. Yung sinasabi niya pag nag-ilaw daw. Oo, mamatay. Pag nag-ilaw, mamatay. At tapo na bang kami mabig. Eh, palitan natin yung rectifier, hanip. Ito na yung rectifier na pinalit natin. Yan. Hanip. Okay na yung charging, kaso sa carb naman may problema. Dumulo na kasi ito eh, naririnig ba? Dumulo na kasi yung fuel screw. Ano ba yun? Yun oh. Tumatama na dun sa float valve. Na hindi na ma-adjust. Lahat yung nakalabas eh. Kahit yung sa loob na pitan na ano eh. Kaya kailangan ibaba na yung car. Tapos yan oh, nagbabasa na yung manifold. I-schedule na lang natin yung pag asikaso ng carb. Hanip. Okay, so okay na tayo dito. Putik. Yan, pass ko rin yung ano. Hanip. Oo nga pala, yung ginagamit ko sa ano, sa, yan, yung tansuna yan, yung ginagamit ko dun sa carb, sa floater ng mga Super 4, yan, yan. Pang telephone wire yan. Tapos, bubutasin lang yun ng bare ng maliit. Anip. So, yun, yung carb ng CB1, ano na lang natin, i-reskid na lang natin. Kasi kailangan bunutin eh. Bunutin yung carb. Eh, alis na rin yung may-ari. Kaya, yun, pinagamit muna natin. Balik tayo dito ngayon sa FSA, hanip. Yan, problema dito sa FSA, yun nga, yung wiring, no. So, wala mo pang accessin dito. Tatanggalin natin yung airbox, yung battery, yung coil pack, para ma-access natin yung mga wires. Yan, nasa loob, hanip. Ito yung output ng ano natin, ng rectifier. Bagsak eh, no? Output mismo yan, output ng rectifier. Putik.
Mas brand new pa yan. Hanap na yan. Oh, may problema talaga stator. Hanap. Hanap. Ayun, talagang negative butik. Nagano eh. Naglulubat pa rin, tas tumitirik. Hanap na yan. Hanap na yan.